Good morning mga Kailian. Ayan, sa mga Ilocano po nakatulad ko, mga Kailian, good morning, good morning. Ayan, mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Ayan, good morning din sa ating mga tagapagpanood dyan. Ayan, sa ating video sa araw na ito, umaga na, kaya nga po good morning. Ayan, ipapakita ko lang naman sa inyo yung aking niluluto, di ba? Napakasarap na talong, ayan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ulit yung kasama ng talong na aking agahan ngayon. Pero sasabihin ko na nga lang para matapos na ang kwento natin tungkol sa ating umagahan. So pagkatapos ko magprito ng talong guys, magpiprito din ako ng itlog. At ang itlog na to may kwento. Meron kasi kaming alagang manok. Kung nakikita nyo sa mga previous kong video guys, meron kaming tandang at saka meron kaming inahin. Ayan, yung inahin namin, ayan, sa madaling sabi, ng itlog guys, ng itlog. Kaya ang itlog na ipiprito natin o isa sunny side up natin ay isa sa kanyang mga ayun, inilapas o inire, ayan, o ayun, nangitlog yung ating manok. So ayun nga po, ayan, tapos nating maiprito ang ating mga talong. So eto na ang ating itlog na galing sa ating mga alaga. So napakaganda palang magkaroon ng alaga na ano, manok guys, na inahin. Ayan, actually meron na siyang dalawang sisiw, pero yung sisiw niya malalaki na, so hindi na sisiw ang tawag doon, manok na rin siya guys. So hintay nating lumaki yan at para maparami rin ang ating mga iha-harvest na itlog. O di ba, hindi na natin kailangang bumili ng itlog sa grocery o kaya sa pamilihan ng itlog. Meron na tayong supply dahil sa ating mga alaga. So mas maganda pala na may alaga kang manok. So mas maganda rin siguro guys na magkaroon tayo ng konting bahay, ano yung gumawa ka ng bahay para sa ating manukan. Ayan, di ba, nagkwento na ako. So habang nagluluto ako guys, magkwento na rin ako tungkol sa mga bagay-bagay na aking nararanasan araw-araw. So ayan, nilagyan ko na yan ng asin para naman syempre may lasa ang itlog na ating piniprito. Pagkatapos nga nating maprito ang dalawang pirasong itlog na galing sa ating alaga, na binigay ng ating alaga, ayan, meron naman tayo dito yung pipritong daing. Itong daing guys, meron din po siyang kwento. Ayan, galing po ito sa aking biyanan na dumating nung isang araw. Yung pritong talong kanina guys, galing din yan sa aking biyanan. Dala niya galing sa La Union, sa Naguilian, La Union. Ang La Union ay malapit lang dito sa amin, dito sa Baguio. Siguro mga 40 minutes away ride lang po pag sumakay ka ng bus. Ayan, so eto na nga po ang ating ulam ngayong umaga. So ang daing, ang pritong talong at ang itlog. So pagkatapos po nating iprito ang daing, mag-fried rice din tayo o magsisinangag din tayo. So eto na nga po sa lahat, ano, na-prepare na natin. Ayan, so nagdiktik ako ng bawang at iginisa. Nilagay ko na rin yan sa ating pinagprituhan ng mga inuulamin natin. O yan, nabubulol na naman po ang inyong inday. So ayan, may mga balat pang ating bawang. So habang piniprito natin yan guys, matatanggal na ng kusa ang kanyang, ay tatanggal na pala, mabilis lang matanggal ang kanyang balat. O, napakagulo talaga. So eto na nga po ang ating sinangag. Dahil umaga, ang masarap na kainin ay sinangag. Itong sinangag na ito, yan yung sobra pa naming kanin kagabi guys. Hindi siya naubos, kaya nilagyan ko na ng sinangag ko na. Ayan, ayan, nilagyan ko na siya ng pampalasa. Ayan, napansin ninyo, nilagyan ko siya ng magic at saka ng asin. At yan, hinalo-halo ko lang yan. At para nang sa gayon ay maluto na at uumpisa na nating kumain. So eto na nga yan guys. Malapit na maluto po yan dahil hindi naman po mahirap lutuin ang sinangag. So ayan, okay na po yan guys. Ayan, prepare ko na ang table. So eto na nga ang ating pagkain, ang ating umagahan. Nilagyan ko na ng sinangag ang ating plato at umpisahan na nating kumain. Siyempre, kasama natin ang mga bagets na sa aking mga tabi. Ayan, binigyan ko na sila ng kanya-kanya nilang pagkain para naman makapag-umpisa na tayong kumain. At siyempre, hindi ko rin makakalimutan ang kape guys. Ayan, inom muna tayo ng kape at umpisahan na nating kainin ang ating mga niluto. Guys ha, o unahan ko na kayo, matakaw po ako. Kahit po ako po ay payat, pagdating po sa pagkain ay wala po akong inaatrasan. Charot! Ayan, maraming salamat po ulit sa mga nanonood, sa mga silent viewers, sa ating mga kaibigan dito sa YT World, sa lahat ng team na nanonood, sa Team Barkadahan, sa Team Paangat Premier Supporters, sa aking mga kakulab dyan. Maraming salamat po. Ayan, syempre nagdasal muna tayo bago tayo kumain para naman may blessing ang ating kinakain. Maraming salamat po muli at hindi po ako magsasawang
magbigay ng pasasalamat o magsabi ng pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa ating mga video. At kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para naman updated ka sa laging uploaded na mga videos natin o i-upload pa nating mga videos kasama ang ating mga anak at ang aking asawa, dahil ito po ay family vlog. So ayan, inumpisahan ko na nga ang kainin yan. So kung meron po kayong nais sabihin, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba o dyan sa may comment box dyan sa baba. Naka-live naman po ang ating premiere. Huwag mo na rin kalimutang mag-like para naman meron tayong likers. O diba? Ayan, maraming salamat po sa panonood. God bless po at sana po ay mag-enjoy kayo sa aking pagkain. Ayan. O diba ang takaw-takaw ko guys? Mga ilang subo pa yan. Siyempre, pagkatapos ng batch na yan, kukuha ulit ako nyan mamaya. Dahil ako po talaga ay mahilig kumain. Ayan, wala po akong mga hindi paborito. Ayan, kaya mahilig din tayong magluto dahil mahilig po tayong kumain. Ganun naman nata guys, ano, kapag mahilig kang kumain, mahilig ka ring magluto. Ayan, kung ano yung gusto mong kainin, pwede mo rin siyang iluto. So isausaw naman natin yan sa suka. Ay, ang suka naman guys, galing naman po yan sa probinsya. So lahat ng galing sa probinsya ng mga pagkain, mga natural din, ano, kaya masarap silang kainin. Ayan. Thank you.
Thank you.